Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan. Nais nating parangalan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang laging pamamagitan sa atin sa kanyang anak. Ito rin po ay atray natin at ang ating intensyon ay para sa lahat ng ating mga kapatid at tayong lahat na nakararanas ng mga sakit at karamdaman upang sa pamamagitan ng mahal na Birhen at ni Padre Pio magkamit tayo ng kagalingan sa ating katawan, diwa, isip at kaluluwa. Kaysa rin ang lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, gayon din ang mga kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsuko. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, "Huwag lalampas sa nasusulat." Huwag ipagmalaki nino man ang isa at hamaki naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos
na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoori ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal, alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahamak kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay, Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan yung mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ng mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon.
At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ano pong dahilan ninyo sa pagsunod ninyo sa mga batas at mga alituntunin? Halimbawa, may batas kayo sa bahay, may batas tayo sa pamahalaan, may mga alituntunin sa simbahan. Minsan sa pagiging mag-asawa, may kanyang sinusunod na kasunduan. Gayun din sa mga pagkakaibigan. Sa lahat ng ito, anong dahilan at sinusunod natin ang batas? Sa mabuting balita ngayon, mga minamahal, binabantayan ng mga Pariseo si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya nga nung nakakita sila ng pagkakataon, ay di agad silang nagtanong. Sapagkat kapag araw ng pamamahinga, ayon sa mga Hudiyo, bawal kang gumawa. Bawal kang kumuha ng uhay, katulad ng nasa mabuting balita, bawal kang maglinis, bawal kang maligo, lahat bawal. Maraming batas. Pero sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay mas mataas kaysa kahit anumang batas. Si Jesus, mas mataas sa kahit anumang batas. At gusto niyang ipaliwanag ang dahilan kung bakit gagawin ang bawat batas. Hindi po pwedeng basta nakasunod lamang. O halimbawa ba, o bawal tumawid. Ba't ka ho bawal tumawid sa highway? Gising ho muna kayo. Bawal ding matulog. O. Baka hindi kayo magising. Bakit merong bawal tumawid? Baka mamatay. O. Ay ba't ka ayaw nating mamatay? Tayo po kasi naiiwan doon sa bawal tumawid dahil baka mamatay. Kulang yon. O halimbawa, kayong mag-asawa, may kasunduan kayo, bawal ka nang tumingin sa ibang babae. Tsaka sa lalaki, bawal ding tumingin. O ay bakit? Ay basta bawal? May mahirap ho iyon. O sa inyong mga anak, kailangang nasa bahay ka na ng alas 7 ng gabi. Bakit? Ay basta gusto ko. Kapag ka ganyan ang batas, mag-aaway-away tayo. Hindi tayo magkakasundo. Dahil hindi tayo lumalalim sa kung anong dahilan ng batas na iyan. Lahat po ng batas, mga minamahal, kahit saan, hindi lang dito sa atin, sa buong mundo, kahit anong batas, dapat galing at patungo sa pagmamahal. Wala nang iba. Kapag ka ang gusto nyong ipasunod ay hindi dahil sa pagmamahal, hindi yan tunay na batas. Yan ay mga mapang-aliping batas. Bakit ayaw mong tumawid at baka mamatay? Dahil mahal mo ang buhay. Bakit ayaw mong kung saan pumunta ang iyong mga anak kung gabi? Baka madisgrasya? Kasi mahal mo sila. Bakit ayaw mong tumingin sa ibang iyong asawa? Dahil mahal mo siya. Bakit tayo pinapaalalahanan ng Diyos na sumimba at magdasal? Dahil mahal niya tayo. Kahit anong batas, dapat galing at patungo sa pag-ibig. Puntahan natin ang inyong mga sakit. Pinapanalangin natin ngayon ang mga may sakit. Tayo rin, baka may kanya-kanyang sakit. Bakit may bawal?
Bawal sa iyo ang matamis. Aba, kung mataas nga ang sugar mo, bawal talaga. Uy, bakit bawal? Dahil mahal ka ng nagbabawal na iyan. Bawal sa iyo ang matataba. Dahil kay mataas ang kolesterol, high blood ka. Oh, bakit ipinagbabawal? Dahil mahal ka ng taong nagbabawal na iyan. Kayong mga nag-aalaga sa mga may sakit o kayong may mga sakit, di kayo binabantayan, pinapakain ng ayos, inaalagaan, tapos magagalit pa kayo. Huwag mo ika akong alagaan, kaya ko naman. Huwag mo namang alagaan, galit din. Hindi niyo ako iniintindi. Di kayo wala kang pupuntahan. Pero kaya ka pinagbabawalan, kaya ka inaalagaan, dahil mahal ka. Mas mataas sa kahit anong batas ang pagmamahal. At dapat lumago tayo sa pagmamahal. Gusto ninyong gumaling kayo sa inyong sakit? Mahalin ninyo ang inyong sarili. Ay ako'y laging pagod. Lagi pa akong stress. Ay paano hindi ka may stress? Hindi ka natutulog. Pati yung problema ng kapitbahay, gusto mong isipin. Pati yung hindi pagkain ng aso ng kapitbahay, pinoproblema mo. E di, may stress ka nga. Magkaroon ng panahon sa sarili. Bakit napakaraming may sakit ngayon? Dahil kulang tayo sa pagmamahal sa ating sarili. Iniisip natin, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumayod para sa aking pamilya, pero kailangan mo ring magpahinga. E paano pagka may sakit ka na? Sino magtatrabaho sa pamilya? Ligay wala. Kaya dapat mahalin din ang sarili. Katulad kung paano natin minamahal ang iba, alagaan din ang sarili. Kung paanong gusto nating malusog ang ating mga anak, makatapos sa pag-aaral ang ating mga anak, ganun din dapat ang ating pag-aalaga sa sarili. Kaya yung mga bawal, di huwag kainin. E gagastos ka ng gamot sa iyong amlodipine at sa iyong colchicin. Ay tas lantak ka namang kilantak ng mga taba. O di kayo sayang. Mahalin ang sarili upang gumaling sa mga sakit. Hindi lang po ang katawan, hindi natin ipinagdadasal lamang ang ating sakit sa katawan. Marami sa atin merong sakit sa kalooban, sa kaluluwa. Unti-unting magpatawad. Alam nga po ninyong ang galit ay nakakadagdag sa high blood. Nyo, pag uwi nyo mamaya, makikita nyo yung chismosa nyong kapitbahay, ay di kayo sigalpot ng iyong high blood. Magpatawad. Unti-unting umunawa. Ay sasakit ang inyong ulo sa pag-aalaga ng inyong makukulit na apo, ng inyong mga pasaway na anak. Palawakin ang pangunawa. Pahabain ang pasensya upang hindi ka ma-stress sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Ang sakit, malulunasan kung matututo kang magmahal. Magmahal sa sarili, magmahal sa iba. Ipanalangin natin, mga minamahal, ang ating mga sakit. Ano man ito, sa kalooban, sa isip, sa diwa, sa katawan, at hilingin natin kay Kristo. Siyang tanging kagalingan ng bawat isa. Siyang tatanggapin mamaya sa komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal. Gawin mo po ang aking pag-aalaga sa sarili, pag-aalaga sa kapwa, ay dahil sa pagmamahal. Upang kapag ka naunawaan ito ng aking kapwa, ng aking sarili, unti-unti sa bandang huli, makapiling mo ako sa langit. Ako'y gagaling sa aking bawat sakit upang patuloy na makapaglingkod sa kapwa at sa iyo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen niya, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kanya.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo, manaming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang. Ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Kapiyo Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng healing bundle ay may patak at halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Nawa po ang healing bundle na ito ay maging tanda ng kagalingan ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Bahagi po ng ating mga gawain para sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, meron po tayong free medical consultation ngayong September 15, araw ng Linggo. May mga doktor po galing sa UST ang parating upang magbigay ng libreng gamutan. May mga pedya, OB-GYN, OPTA, ENT, dental at surgical.
sa mga nagnanais pong kumonsulta at magpagamot ng libre, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya hanggang September 10 lamang. Isa pong mahalagang paalaala, at kami po'y nakikiusap sa inyong lahat. Kamakailan po'y maraming mga fake Facebook pages na gumagamit ng pangalan ng pambansang Dambana. Ang iba po ay nagbebenta ng mga langis, ang iba ay nagbebenta ng mga kwintas, ang iba ay gumagamit ng mga larawan at mga video mula sa official Facebook page ng pambansang Dambana. Nakikiusap kami sa inyo, pakireport po ng mga fake Facebook pages na ito upang hindi pa dumami ang kanilang mabibiktima. At ito po'y paalaala din para sa mga gumagawa ng mga fake Facebook pages na ito, kayo po'y maaaring humarap sa ilang mga responsibilidad kung sakaling mapatunayan natin kayo ang nasa likod ng paggawa ng mga fake Facebook pages na ito. Para sa inyong kaalaman, iisa po ang ating official Facebook page. Yan pong inyong nakikita sa screen. Yan lamang po ang ating ilalike, isi-share, dyan lamang tayo magme-message sapagkat yan lamang po ang official Facebook page ng Pambansang Dambana. Wala na pong iba. Tulungan po ninyo kami upang matigil na ang pagsasamantalang ito sa ating official Facebook page ng Pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos ng misa, isusunod kaagad natin ang healing liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. May mga available din pong rosas sa paligid ng simbahan para ialay kay Padre Pio, puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging lumago sa pagmamahal. Salamat sa Diyos. Habang inaawit natin ang awit kay Padre Pio, atin pong ipapasok ang kanyang relikya. Lubos na nagmahal na ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi mo maalala. Palakpakan natin si Padre Pio. Turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gamay sa aming pagsikap na maging kaaya-ayang buhay natin sa ating Diyos Ama. Simulan po natin ang ating pangsabadong liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Tayo pong lahat para sa panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, pindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming lingkod mong mga may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Atin pong gagawin ngayon ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio habang patuloy kayong tahimik na nananalangin para sa inyong kagalingan. Ipagdadasal din ang ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito dahil sa kani-kanilang mga nararamdaman. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo po kaming mga lingkod mong dumudulog sa iyo. Kaming may mga karamdaman sa aming isip, diwa, kaluluwa at katawan. Bigyan mo po kami ngayon lahat ng katiwasayan ng kalooban, kapanatagan ng buhay, katiwasaya at kapayapaan sa aming puso. Alisin mo po ang galit, ang inggit, at anumang nakapagpapabagabag sa amin. Kalamayin mo at tiwasayin ang aming kalooban upang sa aming araw-araw na pagharap sa hamon sa buhay, Ikaw ang aming maging lakas at tanggulan. Kami pong lahat ay dumadalangin ngayon para sa aming mga karamdaman. Hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay, ang aming isip, ang aming puso, ang aming buong katawan, upang sa bisa't kapangyarihan ng iyong pagpapagaling, makaramdam kami ng katiwasayan sa aming buhay. Hipuin mo ang lahat ng aming bahagi ng katawan na nangangailangan ngayon ng kagalingan. Padaluyin sa amin ang isang malinis na dugo, padaluyin sa aming mga ugat, ang isang nagpapanatili at nagpapagaling na kabuhayan, upang ang lahat ng aming nararamdaman sa aming pangangatawan ay magkaroon ng katiwasayan. Gayun din, Panginoon, idinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi makaparito, sanhi ng iba't ibang karamdaman, pagalingin po sila, at naway lagi silang makabalik sa paglilingkod sa iyo. Bigyan kaming lahat sa pamamagitan ni Padre Pio ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, katiwasayan sa buhay.
kami lagi mong ingatan sa aming pangaraw-araw na pakikipagsapalaran, sa aming pagtangkilik sa iyong kalooban, at nawa sa panalangin ng mahal na ina at ng Santo Padre Pio, pagkalooban kami ng kagalingan sa aming isip, diwa, pangangatawan at kaluluwa, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at silang mga nasa kanilang tahanan, ito po'y panalangin din para sa inyong gustong pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, mga miracle oil, healing bundle, at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang relikya na ginagamit natin sa pagbabasbas tuwing araw ng Sabado ay dugo ni Santo Padre Pio. Sa bandang ibaba, kung saan pwede kayong lumapit, nariyan po ang guwantes na ginamit ni Santo Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. At sa ilalim ng ating kampanaryo, marami pa po tayo doong mga relikya ni Padre Pio. Naway lagi niya tayong madala sa ating Panginoong Hesukristo para sa kagalingan ng ating kaluluwa at ng katawan. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, purihin lagi ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Maaari na nating ialay ang mga bulaklak kay Santo Padre Pio.